Kamusta ka, barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isang naman Minecraft video. At itong Minecraft video to ay tungkol na naman sa survival let's play natin, mga kabarkada. At kung nakikita nyo, medyo busy-busy ako. Hindi nyo alam kung ano ginagawa ko. Lumilipad-lipad lang ako. At pupunta tayo ngayon sa Nether. Dahil kukuha tayo ng... Ang tawag dito? Naglag ako dun ah. Kukuha tayo ng blaze powder. Hindi ako makalipad. Bakit hindi ako makalipad? Kukuha tayo ng blaze powder sa ating blaze farm. Dahil gagawa tayo ngayon ng potion. Para saan yung potion, Kuya Sly? Kasi ang gagawin natin ngayon today, ang gagawin natin ngayon, mga kabargada, ay mag-explore tayo sa ocean. At kailangan ko ng night vision. At kailangan ko ng water breathing potion. Pero wala akong water breathing potion na magagawa ngayon. Kasi... wala tayong popper fish at mahirap makahanap ng popper fish kasi wala masyadong popper fish na makukuha dito dahil madali mo lang siya makukuha kapag meron kang AFK fish farm. Eh wala naman tayong AFK fish farm at sira yung AFK fish farm dito sa may bedrock edition. Kung nasa Java edition sana tayo, makakagawa tayo ng water breathing potion. Para saan yung water breathing potion, Kuya Sly? Yung water breathing potion, mga kabarkada, ay tutulungan niya tayo para makapaghukay tayo sa ilalim ng tubig. Eh, Kuya Sly, pwede naman po kayo maglagay na lang ng enchantment na Aqua Affinity. So, well, yun na nga yung ginawa ko. Nagano ko ng Aqua Affinity na book. At meron ako Aqua Affinity dito na book. Pero wala pa tayo yung sapat na level para ilagay yan sa helmet. So, siguro, mamaya, ilalagay ko yan sa mismong helmet. Pero ang gagawin ko lang muna ngayon ay gagawa muna tayo ng mga night vision potion. Kasi para mas mabilis natin mahahanap yung mga shipwreck, mga ocean ruins, yun yung hahanapin natin. At Kuya Sly, bakit mo po gagawin yun? Kasi mga kabarkada, ang gagawin natin doon ay maghahanap tayo ng Heart of the Sea. Dahil yung Heart of the Sea, mga kabarkada, ay ilalagay natin dito sa may Vilkadahan. Dahil kung naaalala nyo, ang sabi ko ng mga previous episodes ay gagawa ako ng underwater city dito sa may, dyan sa may tubig na yan, papaikot dyan sa may castle na yan. So kailangan natin yung conduit. Kakailanganin ko ng marami-raming Heart of the Sea para makompleto natin yung mga kailangan na conduit natin dyan. So yun. So yun yung gagawin natin. Bakit ko nilagay yan dun? So maggagawa lang ako ng mga night vision potion. Tapos pupunta na kaagad tayo sa ocean. Ocean deep. At alam ko, mga kabarkada, maraming gusto sa inyo magpa-shoutout dahil hindi na nawawala yung mga shoutout sa video ko. Kahit sabihin ko hindi ako nagsha-shoutout, pero pagbibigyan ko na kayo, mga kabarkada, dahil mahal na mahal ko kayo. Ang gagawin nyo lang naman ay hahanapin nyo tong pickaxe na ito. Yung lumabas na pickaxe na yan, hahanapin mo yan dito sa video na to. At kapag nahanap mo yan, isha-shoutout kito sa susunod na video. Titignan ko kung tutuloy ko to as inyo, parang lahat ng video ko gagawin ko to. Pero sana gawin nyo yan, kabarkada. Hanapin nyo lang yung pickaxe na yan. Hindi ko alam kung saan lalabas yan sa video. Pero para mahanap mo yan, kailangan mo panoorin yung video ng buo. At kapag hindi mo nahanap, panoorin mo ulit kung gusto mo siyang mahanap. Kung gusto mo ma-shoutout kasi sa susunod na video, hanapin mo yan at i-comment mo dyan sa baba kung anong time mo siya nahanap. Halimbawa, nasa ano pala siya, nasa 3 minutes ng video na to, nasa 5 minutes ng video na to. Ilagay nyo kung saan yung mismong ano lugar kung saan nyo siya nakita, kumbaga yung timestamp. At ang pinakaunang makakahanap ay isi-shoutout ko sa susunod na video. At marami din nakapansin sa inyo, mga kabarkada, na wala tayong episode book kahapon. Sa kadahilan na hindi ko siya nalagay sa edit, na record ko siya pero hindi ko lang siya nalagay dun sa may mismong video. So ang gagawin natin ngayon, magkakaroon tayo ng episode book ngayon na, at magkakaroon pa tayo ng episode book mamaya. Alam ko iba sa inyo hindi gusto yun, pero ako gusto ko to kasi mahilig ako sumagot ng mga katanungan. Kaya ito, ang pinakaunang tanong ngayon ang galing kay Carlo123. Ang sabi niya, nasubukan ninyo na po bang hindi maglaro ng Minecraft ng isang taon? Actually, nasubukan ko na siya, mga kabarkada, dahil naging busy ako sa pag-aaral noon at hindi ako nakapaglaro ng Minecraft at nag-focus ako sa pag-aaral ko. Kaya, kailan ba yun? Mga grade 9 ata yan bago ako mag-YouTube. At nung nag-start ako mag-YouTube, doon na lang ulit ako nagsimula maglaro ulit ng Minecraft. Kaya, nung nakita niyo sa Hardcore Survival Let's Play ko, hindi ako masyadong parang marunong-runong noon, pero may mga alam na ako. Kasi nga, nakalimutan ko na yung laro sa may mismong Minecraft. Kaya, sa sobrang tagal na nang hindi ako naglalaro ng Minecraft. Kaya, yun. So, ang susunod naman na katanungan ay nanggaling kay JC Gaming. Sabi niya, may tao po ba dyan sa bahay ninyo? Merong tao dito sa bahay namin palagi. Mukha lang walang tao kasi walang nagsasalita, walang kumakausap sa akin. Sa kadahilan ng dalawa kasi itong palapag na to, nasa first floor ako, nasa second floor sila. So,
Sila natutulog na sila ng gabi, ako gising ako ng gabi. Tulog ako ng umaga, aalis sila ng umaga. At kapag papasok ako sa school, hindi kami nagkakaabot lahat. Pero palagi may tao dito sa bahay, hindi nawawala ng tao dito. Hindi lang talaga nakikita sa mga videos ko. At syempre ayaw din nila magpakita sa videos ko. So nahihiya sila. So ayun, may tao dito sa bahay, mukha lang wala. At siguro nagtatanong kayo, Kuya Sly, napakadami naman pong golden carrot. Siguro po nag-cheat na naman po kayo. Hindi mga kabarkada. Inano ko yan, kinraft ko yan doon galing sa ating pag-adventure sa end. Kung napanood nyo yung adventure natin sa end, ay marami ako nakuwang gold. At yung gold na yung ginawa kong golden nugget at nagcraft ako ng golden carrot dahil medyo naubusan nga tayo ng food. At siguro, in the near future, gagawa na rin ako ng pigman farm. So, yun. So, gagawa lang ako ng mga night vision potion. mga night vision potion, mga kabarkada. At babalik na lang ako sa inyo kapag marami na ako nakuha. Let's go! So, sisimulan na natin yung ocean adventure natin dito, kabarkada. May dala akong boat at may nangadala akong shulker box in case nakakailanganin natin ng madami storage. At alam ko meron akong, ayun, meron akong tinandaan dito na nakita ko na ocean ruin. So, pupuntahan natin to, titignan natin kung nakuhanan ko na ba to. Ayun, nakuhanan ako na pala to. So, magbo-boat tayo tapos babalik ako sa inyo, mga kabarkada. Ayun, nakita ko na. Hindi na ako babalik sa inyo. Ito na, nakita ko na. O, may ocean ruin tayo dun tapos meron tayong shipwreck. Tignan natin kung ano yung laman yung dalawa na yan. So, ito. Buti na may aqua affinity tayo para mabilis tayo makakapag-hukay. Ayan na, nakita na kaagad natin. Okay, meron tayong power 1. Okay. Walang masyadong makukuha dito, pero at least may nakuha tayo at may mga draw nang papunta dito. Bilisan natin. Ito na. Ayan na. Wala tayong nakuha ng trident dun. So, puntahan natin to shipwreck na to. Simula na update yung village and village update. Hindi na ako nakapag-explore sa ocean, ano tawag dito, yung ocean update. Di ba may ocean update? Ito, may treasure map tayo dito. Alam ko meron pang chest dito sa milikuran or dito sa ilalim. Di ko lang alam. Pero hanggat maaari, explore natin lahat bago tayo umalis para hindi tayo nasasayangan dito. So, ayan. So, punta natin to treasure map na to. Yung lapit lang. Ito lang. Dito lang siya sa may bandala to. So, yun nga. Hindi ko na masyado na-explore yung ocean update simula nung nagkaroon ng village and pillage update kasi medyo na-overwhelm nga talaga ako dun sa village and pillage update to the point na yun lang yung parang naging explore ko. So naiwanan natin yung isang boat, mahalaga tong boat na to, so kukunin natin to. So buti na lang may dala tayong bed at hindi tayo na anuhan ng gabi, so kain lang natin to dito dahil nandito yung treasure. Saan na yung treasure chest? Tara naman dito yung treasure. Ayun! Just, ayun! Ito na! Ayun! May Art of the Sea na kaagad. Tapon na natin itong mga sand na to. Actually, pwede rin natin gamitin yung sand na yan. Ang laki na nahukay ko dito, kabarkada. Kung titignan nyo, tingnan nyo naman. Nahukay ko na yung buong island. Tapos ito lang yung treasure. Nasa gilid lang, di pa natin nakita. Shipwreck. May shipwreck dito. Nandito yung shipwreck. Huba na tayo. Huba tayo dito. So may shipwreck at may drown. Sana walang may hawak na trident para hindi masyado masakit. At walang chest tayong nakikita dito sa may kabila. Pero mukhang dito meron tayong makikita ng chest. Ayun, meron tayong chest na nakita. At merong treasure map at may book yan. Mahalaga yung book na yan. Magagamit natin yan. So sanapin na natin kung nasan itong treasure na ito. Dito tayo, dito. Treasure. Ay, malapit lang din. So pupuntahan na kagad natin to. Lapit lang pali. Ito na, malapit na kami. Parang galing na ako dito. Oh, may mga ano, may mga entity. Mukhang nang galing na ako dito. Mukhang nag-hukay na ako dito. Teka, sirayin natin tong boat. Ayan. Oo nga, nag-hukay na nga ako dito. Para sa treasure ba? Oo, para sa treasure. Eksakto to, yo. Eksaktong area yung pinag-hukayan. Hindi ko alam kung bakit tumigil tayo, pero mukhang nandito naman yung treasure at mahahanap agad natin yun. Yun, treasure! Hello! Uy, Heart of the Sea na naman! Napakadami ng laman ng inventory natin. Kailangan natin mag-manage nito. Ano to? Water breathing? Water breathing! Pero hindi na natin masyadong kailangan yan kasi meron na tayong aqua affinity. So, ilalagay lang natin sa shulker box yung mga gamit na to. Ayun, ngayon nakikita pa ako. Ito, meron pa tayong isang shipwreck dito, mga kabarkada. At lumilipad na lang ako kasi mas mabilis pa to. Kesa mag-boat pa tayo, medyo matatagalan tayo. At mukha naman marami tayong dalang rockets. Siguro pag naubos na lang yung rockets natin, tsaka tayo titigil mag-explore. Ayan, meron naman tayong treasure map. Tingnan natin kung saan to. At mukhang maliit lang tong shipwreck na to at wala masyadong iba pang chest dito. Wala naman to underground. Okay, punta na natin itong treasure at napakalapit lang. Saan to? Para mapunta na natin to. Ay, hindi pa. So, pupunta tayo dito. So, hindi pa natin napupuntahan tong area na to.
Treasure chest. Asan ka na? Kanina pa kita hinahanap. Actually, nag-enjoy nga ako sa kahanap ng treasure chest dito kasi, ayun o. Diba? Parang, naghahanap ka ng mga bagay-bagay na nakatago talaga siya, na hindi mo talaga siya malalaman na nandito. So, niluluwagan ko lang yung area para sakaling sumaya naman. Yun o! Ang dami nating Heart of the Sea. Mukhang marami tayong magagawang conduit dito mga kabarkada. At meron na naman tayong water breathing potion. So, maghahanap pa ako ng ocean ruin or mga shipwreck. So, inom tayo na night vision. At kakain tayong golden carrot. Yun yung napuntahan natin kanina. Ito nga ba yun? O, bago to. Tingnan natin kung hindi pa natin. Feeling ko hindi pa natin napupuntahan to. Oh, hindi pa natin napupuntahan. So, iwanan na natin yung ibang materials dito na hindi natin kailangan. Actually, hindi natin kailangan ng chainmail. May clock dito. Gamitin na natin yan. Paper, hindi naman natin ganun kailangan. Pero kunin na rin natin yung mga sand. Iwan na natin yan. So, palitan na natin to treasure map na to. Asan yung bago? Ito ba yung bago? Ito ba yung bago? Ay, ito yung bago. Ay, katabi lang. Ay, ito lang. Nasa tapat lang. Katapat lang natin yung treasure chest. Asan kaya dito yun? Hello, treasure chest. Lumabas ka na dyan. Bumalik nga pala ako sa Vilcadan mga kabarkada kasi pinalitan ko yung shovel ko kasi efficiency 3 lang yung gamit natin yung shovel kanina. Ito efficiency 4 na yung gamit natin ngayon. Treasure chest. Heart of the Sina naman. Regeneration. Yan lang yung mga kukunin natin kasi hindi naman mahalaga to ibang bagay na to. So, hanap pa tayo ng shipwreck or ng ocean ruin. Ito, napuntahan na ba natin to? Paano napuntahan na natin to? Tingnan ko lang kung napuntahan na natin to. Dapat lagyan natin ang palatandaan pag napuntahan na natin. Lagyan natin ang sand dyan. Napuntahan na yan. Dalawang sand, ibig sabihin, napuntahan na natin yung lugar na yan. Ipalatandaan. Wow! Tun-tun-tun! Wala ditong chest sa ilalim. Dito, wala rin. Uy, meron! Treasure map! At meron tayong compass, pero hindi naman natin yung kailangan. So, ito na yung treasure map. Okay, malapit ulit. So, puntahan natin yan mga kabarkada para sa isa na naman treasure hunting na naman tayo dyan. Ito talaga. Mataas na sand. Ibig sabihin napuntahan na natin yan. Ito ata yung treasure kanina. Ito yung treasure kanina. Wala na, nakita na natin to. Feeling ko hindi pa natin to napupuntahan kasi naka-expose to. Ayun, may treasure map. Feeling ko sa loob may laman pa. So, papasukin pa natin to. Ayun, may laman pa. Ayun pa. Ano yan? Pumpkin. Uy! Uy, ito yung bago mga kabarkada. Ito yung isa sa mga bagong update. Ito yung suspicious 2. Ito yung pwede kang mag-craft ng soup or pwede mo ipakain sa brown mushroom. Mushroom pala. Brown na mushroom. Halimbawa, pinakain mo yung brown na mushroom ng dandelion. Meron siyang ibibigay sa'yo na special effect kapag ini-right-click mo siya ng bowl para magkaroon ka ng suspicious 2. Pero itong suspicious 2, siya, random kanyang bibigyan ng effect ng potion effect. So, pag kinain mo to, may random na potion effect na ibibigay sa'yo. It's either poison or kahit na anumang mga bagay-bagay na. Basta potion related. At nakadepende yun dun sa flower na pinakain mo sa brown mushroom. So, try natin kainin to mga kabarkada. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin. Pero syempre, hindi pa tayo gutom. At maghuhukay muna tayo at hukayin natin yung treasure dito. So, dun tayo sa may pinaka-peak ng X marks the spot. Ayan, para dito tayo magsisimula. Heart of the Sea ulit yung nakuha natin at water breathing at meron tayong iron dito at mga chain na hindi naman natin kailangan. So, ayan, nahanap na natin at hindi pa rin tayo gutom. So, tingnan natin kung magugutom tayo. At kung nakikita nyo mga kabarkada, umiikot lang ako dito sa may ocean monument. Ayun, may ocean monument doon kung nakikita nyo. At tinatapon ko na rin yung mga treasure map kasi hindi naman natin kailangan yan. Yun lang naman yung pinaka-purpose natin. Tropical fish! May mga tropical fish dito, ang ganda. Ito, mayroon pang dito, shipwreck. Kaya pumunta ako dito kasi nakita ko itong shipwreck na to. Umalis ka dito, drown, di kita kailangan. Huwag kang dumikit sa akin, dolphin, baka mapalo kita. At pag napalo kita, magagalit kayong lahat sa akin. At ayoko naman yun, diba? So, papasok tayo ngayon dito at titignan natin kung anong natatagong kayamanan nito. Walang kayamanan, walang kwenta. Ito, sa kabila, meron ba? Treasure map. Okay, so ito yung pinaka-useful sa lahat na nakuha natin dito sa boat na to. Actually, napuntahan na natin yung treasure eh. Yun din yung kanina eh. Ayun o, dun din yun o. Ay, gabi na pala. Shipwreck. Hello, may tao po ba dito? Ako
po'y dadaan lamang at makikikuha ng mga items. Treasure map, okay? At dito sa kabila, meron po bang chest dito? Wala pong chest dito. Anong gagawin natin dito? Bakit walang chest? Kahit sa ilalim, wala tong underground lair. At syempre, napuntahan na natin. So, hahanap pa tayo ng iba pang mga ocean ruins or mga shipwreck. Kadalasan, puro shipwreck na lang nakikita ko. Bakit wala akong nakikita ng ocean ruins? Lagyan natin ang palatandaan. Diyan na napuntahan na natin to. Pero hindi po pa alam. Hindi pa natin siya napupuntahan. Okay, so ano to? Oh, treasure map. Uy, malapit lang. Puntahan natin to. Treasure! Ito na, malapit na tayo. Ito, hindi pa natin napupuntahan. But, ay, napuntahan na natin to. Ito nga yung treasure. Oh. Wala na to. Uy, walang kwinta. Hello, shipwreck. Ito, may shipwreck tayo nakikita dito, mga kabarkada. We will now investigate the area. Ito na po, pumapasok na po kami sa perimeter. At sana meron po tayong treasure chest na matatanaw. Suspicious tulet. Okay. Pero hindi pa tayo nagugutom, hindi ko alam kung bakit at wala tong underground lair. So, kailangan na po natin umalis bago pa po tayo malunod. Whoop! Meron naman po tayo, isa naman po ocean shipwreck. Ocean shipwreck! Ayos pala eh. Ito po, meron tayong treasure map at ating gagamitin upang malaman kung nasaan ang treasure. Katabi lang natin, so pupuntahan natin yan. Pero parang meron pang treasure chest dito. Itingnan natin. Walang treasure chest dito. At walang ano dito, mga hidden na kung ano. Ayun, meron. Woo! More treasures. Uy, lumipad. Ay, lumutang pala, lumipad tuloy. Paparara, treasure chest. Ocean monument. Ay, ocean monument, heart of the sea. Ano yung ocean monument? Punong-puno na yung inventory ko ng mga kung ano-anong laman-laman na yan. So ayan, nagugutom na tayo mga kabarkada. Try na natin to suspicious 2. At binigyan niya tayo ng night vision. Ayos yan. Meron na nga ako night vision eh. Shipwreck. Ito, may nakita ulit akong shipwreck mga kabartad. Uy, meron pa dun, no? Check natin yung mamaya. Ito mukhang ano to ha. Uy, buo pa to. Maganda pa condition niya ito. Bakit dumubog to? Ganda-ganda pa ng condition eh. Oh. Ito, may kwarto dito. Sana may chest. Mukhang walang chest dito. Sa ilalim meron. So siguro kaya na natin ito kasi tatamad ako. Ito, meron tayong treasure map. At wala nang hidden area dito na mga kung ano. Ito. May chest pa dito. Wow! Ang ganda naman. Uy, may suspicious to ulit. Okay. So, yung treasure map, saan to? Doon. Uy, malapit lang din. Punta na natin to. Ito na. Ito na yung lugar ng huhukayan. So, malapit lang pala. So, titingnan natin kung makikita kagad natin yung treasure chest. Malapit na yan. Ito na, konti na lang. Lalabas na yan. Yee! Ayun, oh, lumabas na siya. Heart of the Sea. Dami na natin Heart of the Sea. Sabi ko, kailangan natin ng Heart of the Sea. At binigay nga nilang lahat yung Heart of the Sea. So, maghanap pa tayo ng mga shipwreck, mga kabarkada. Let's go! Ito pala, katabi pala eh. Hindi na tayo maghanap. Mamaya na eh, let's go. Ito na, pasok na agad tayo dito. Meron na pala dito eh. Ito no, pasok na tayo dito. Hello po. Ito, meron tayong chest dito. Meron tayong treasure map. At tingnan natin kung bago yung treasure map. So, itapon na natin yan. At yun din. Pareho lang sila. Okay. Never mind. Ito, may chest dito. Walang chest dito. Walang underground. Okay, walang underground. May drowned. Oh no. Masakit yung trident. Aray, yung sakit ng trident. Grabe, malulunod ako. Ay, hindi, may water breathing tayo. Yes, prepared ako. Ako'y handa, pero hindi ako Boy Scout. So, nandito na tayo sa Vilkadahan mga kabarkada. At ito na yung mga nakuha natin. Nakakuha tayo ng 8 na Heart of the Sea. Madami tayong magagawang conduit dito. Pero syempre, kailangan pa natin ng Nautilus Shell. At para magawa natin yung Nautilus Shell ay kailangan natin gawing drown farm yung ating zombie farm. So siguro sa mga next episode na yan, or sa next episode makikita nyo na kagad yung conduit. At ito, mga wala lang yan. Ito yung hindi nagamit na night vision. Ang dami natin hindi nagamit. At syempre, magiging useful yung pagdating sa susunod. Ito yung naging ano natin sa end. Ito naman yung nag-adventure tayo. Ito yung mga items na nakuha natin. So yan yung mga items natin. At bago natin tapusin itong video na to, sagutan muna natin yung episode book. So ang episode book natin for today, Kiro the Gamer MC. Ang sabi niya, ano po ba pinagkaiba ng livestream at premiere? Ang pinagkaiba ng livestream at premiere, kabarkada, ang livestream ay yun yung live. Ibig sabihin, ngayon siya nangyayari. Kung pa kailan nyo siya pinanonood, anong oras yun,
anong araw yon, yun mismo yon. Ibig sabihin, habang nandun siya sa harapan ng computer, nakikita mo siya na parang nag-uusap lang kayo ng personalan. Pero, kapag sinabi mo naman Premiere, ang ibig sabihin naman nun, yon ay isang video na recorded na. Katulad nito pinanonood nyo ngayon. Ito ay recorded video na kung saan ginawa siyang Premiere o mayroon siyang live chat. Kumbaga, ang purpose lang nun ay para magsama-sama kayong lahat manood ng mga kabarkada at pwede kayong makipag-interact sa mga kapwa nyo kabarkada at syempre makapag-interact kayo sa akin. Ito lalong pinagkaiba yung dalawa masyado, yun lang talaga yung pinagkaiba nila. Yung isa live stream, yung isa recorded lang. Kumbaga, parang nagchat-chat lang kayong lahat yun. So, ang susunod naman na tanong ay nanggaling kay Ace Vergara. Ang sabi niya, itutuloy ninyo po ba ang Village and Pillage animation or gagawa kayo ng bago? Siyempre, gagawa pa rin ako ng mga bagong animations tulad nung nakita nyo ang animation na ginawa ko about sa Team Trees, yung kay Mr. Beast. Magtanim kayo ng ano dyan, mga kabarkado, mga puno. At hindi nyo naman kailangan mag-donate para lang makatulong sa kalikasan. Maraming paraan. Pwede kayong di magtapon sa kapaligiran. Pwede kayong tumulong sa mga cleanup drive. So, maraming paraan. Hindi nyo kailangan mag-donate. Yun nga, mag-upload pa ako ng Village and Pillage Animation Part 3 pero hindi ko pa alam kung kailan at siguro hanggang part 3 lang yon dahil meron ng panibagong update which is yung ano tawag doon, Nether update at gusto kong gumawa din ng animation doon. At sana abangan nyo yung mga kabarkada, i-announce ko naman kung kailan ko i-upload yung mga animations ko tulad ng Pillage and Village update. So sana abangan nyo yung kabarkada at magustuhan ninyo. At syempre, siguro hinahanap po pa rin yung pickaxe na sinabi ko kanina. Well, nalagpasan mo na siya. Kung hindi mo pa siya nakikita, panoorin mo ulit yung video na to. Tanapin mo yun para ma-shoutout kita. Kung sino man mauna ay isa-shoutout ko. At syempre kung hindi nyo mamahanap, meron pa naman next video at nungo kayo isa-shoutout. So yun, hanapin nyo yung kabarkada para fair and square, walang daya. Ibig sabihin hindi yung namimili ako kung sino isa-shoutout ko, kundi paunahan kayo kung sino yung isa-shoutout ko. So yun, so yun lang naman mga kabarkada. Mag-subscribe ka na sa channel to kung hindi ka pa nakasubscribe. At mag-subscribe ka na rin sa Slide the Minor RPG ko, dahil maglalaro ako doon ng 7 Days to Die. Maglalaro din ako doon ng Left 4 Dead, GTA 5. Marami akong lalaroin. Pero syempre tinatapos ko muna yung Prototype 1 at siguro isusunod ko na rin yung Prototype 2. Pero feeling ko mag 7 Days to Die muna ako bago ko simulan yung Prototype. So yun, kasi medyo nagugustuhan ko na din yung 7 Days to Die ngayon kasi may bagong update. So yun nga mga kabarkada, sana mag-subscribe kayo doon at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Good bye! Ingat kayo palagi at uminom kayo ng tubig. Actually gusto ko na yun eh. Gusto ko na siyang outro, yung may palagi kang uminom ng tubig. So bye-bye!